Uy, kamusta? Welcome back to my channel. Isa ka ba sa wondering kung mahal ka ng lalaking mahal? Gusto ka ng lalaking gusto mo? Isa sa mga paraan na tinitingnan natin dito, isa sa mga paraan na ginagawa natin ay pagsilosin yung lalaki para malaman mo kung mahal ka talaga niya, diba? Pero alam mo ba na hindi yan magandang paraan? Lalo na kung sasadyain mo siyang pagsilosin. Pero sa totoo lang, kapag nakita mo na nagsiselos yung taong mahal mo, para sa karamihan nangangahulugan to na mahalaga sila rito sa tao. Now, kung gusto mo malaman noong mga sinyalis na nagsiselos yung lalaki pero hindi niya sinasabi sa'yo, tara kapatid, pag-usapin natin yan. Skip on watching. Hi, I'm Gary Upimo at gumagawa ko ng mga videos na kapulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na pala nito. I-upload pa natin sa inahara. At ang unang-unang sinyalis, kapatid, na nagsiselos ng isang lalaki ay kapag hindi siya nakikinig sa mga kinikwento mo, lalo na kung tungkol sa ibang tao o sa ibang lalaki. Siyempre, obvious naman na nagsiselos ang isang lalaki kapag yung pinag-uusapan nyo ay hindi naman tungkol sa kanya, hindi naman tungkol sa iyo, kundi sa ibang lalaki, di ba? Ang una mo mapapansin sa kanya, namumula yan, titimpi, at unti-unti niyang nilalayo yung topic pag ganyan yung pinag-uusapan nyo. Kasi nga, nagsiselos siya. Ayaw niya ng ganyang topic. Ayaw niya na may ibang tao o ibang lalaki na nai-involve sa usapan. Kaya naman wala siya ng interest. At yan yung unang senyales na nagsiselos siya. May kalawa, bigla siyang nagiging sobrang bait sa iyo. Well, normal lang kung yung partner mo ay mabait naman talaga tapos pinapakita lang yung pagiging gentle sa iyo. Pero kung kilala mo yung partner mo na hindi ganun umakto o hindi ganun ka sobrang clingy, sobrang mabait, sobrang gentleman sa'yo. Tapos out of nowhere, ganyan yung pinaraptan niya sa'yo. Malaking senyalis ang kapatid na nagsiselos niya. At kaya niya ginagawa yan ay dahil nararamdaman na posible kang mawala sa kanya. Posible kang lumayo. Posible kang makuha, maalaw sa kanya. Kaya ipapakita niya yung best niya para magustuhan mo pa siya lalo. At hindi mo piliin yung posibleng threat sa relasyon niyong dalawa. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para maramdaman mo na sobrang halaga mo sa kanya, sobrang caring niya sa'yo, sobrang importante mong tao sa buhay niya. Kaya kung napapansin mo na mabait sobrang sa'yo taong mahal mo o yung lalaki sa paligid mo, malamang sa malamang kapatid, nagsiselos yan. At isa yan sa mga senyales na mahal ka niya. Okay? Sige tayo sa ikatlo. Which is, bigla-bigla na lang siyang nagagalit. Yes, tama, pinarinig mo. Yung tipong bigla na lang magdadabog, bigla na lang mag-walk out, bigla na lang mawalan ng gana, o bilang hindi makipag-bang sa iyo. Isa na yan sa mga senyalis na nagsiselos yung lalaki. Halimbawa, nunod kayo ng movie, dalawa magkasama, tapos bigla kayo ma-attract doon sa bidang lalaki. Tapos, nasabihin mo sa kanya yung difference silang dalawa. Magsiselos yan kapatid, magagalit yan kapatid, magtatampo yan. Kaya kahit hindi niya ipahalata o hindi niya sabihin sa'yo na nagsiselos siya, hindi niya aminin sa'yo na nagsiselos siya, by how he acts, mahalata mo na, malalaman mo na, na kaya siya nag-aganyan, nagtatantong, nagagalit, diba? Dahil gusto niya na mapansin mo siya, na mas bigyan mo siya ng attention, na mas bigyan mo siya ng focus, diba? Kaya niya ginagawa yung mga bagay na yan. Kaya bigla siyang nagagalit. Bigla siyang nag-walk out, diba? At ang ikapat, bigla siyang hindi mamamansin. Katulad niya nung bigla na lang mag-walk out, bigla na lang siyang hindi mamamansin. Biglang magkakaroon kayo bigla ng tampuhan, diba? Magkakaroon kayo bigla ng paglayo ng loob sa isa't isa na for some cute tingnan sa lalaki na nagsiselos sila at nagtatampo sila o bilang hindi sila mamamansin. Kaya kung nagkakagalit po ang lalaki sa paligid mo, yung taong mahal mo, malamang sa malamang, nagsiselos yan. Kaya it's up to you kung susuyuin mo ba o hindi. Okay, sit tayo sa ikalima, which is, bigla siyang nangipag-bonding sa'yo ng mahabang oras. Katulad nyo na nabanggit ko kanina, yung bila-bila siya nagiging sobrang bait sa'yo. Isa yan sa mga ginagawa ng isang lalaki kapag ka nagsiselos siya sa'yo. Yung tipong kasamahan ka niya, pag-bonding sa mga friends mo, kasamahan ka niya all the way sa mga bagay na ginagawa mo everyday, kasamahan ka niya sa maraming bagay. Na for some, suffocating na. Pero yun kasi yung ginagawa ng lalaki kapag ka sobrang nagsiselos siya. Parang nagiging possessive siya pero hindi naman siya madalas gano'n, di ba? Kaya for some, cute pa to tignan na bila-bila na lang siyang
kasama sa mga dates nyo with your friends, di ba? Na hindi naman niya ginagawa before, yun yung dahil nagsiselo siya. At yan yung ika-limang senyales. At ang ika-alim, nagpapasikat siya. Yes, tama po yung narinig niya. Bigla-bigla siyang nagbibida, pinakita niya yung mga bagay na magaling siya, passionate siyang ginagawa, o tingin niya na magiging angat sa mata mo mula sa ibang mga guys, mula sa ibang mga kalalakihan, di ba? Kaya niya ginagawa kasi ito kapatid. Eh dahil siguro na aramdam mo siya ng mahinding threat sa kapaligiran. Yung tipong malaki yung posibilidad na makuha ka ng iba. Kaya ang gagawin niya, ibibida niya yung kung ano yung kakayanan niya, kung ano yung pwedeng-pwede at madali niyang nagagawa para ma-impress ka sa kanya, para makuha niya ulit yung love. At syempre, para ma-inlove ka lalo sa kanya. Yan yung isa sa mga bagay na mahahalata mo na nagsiselos ang isang lalaki. At ang ikapito, bigla siya nagtatanong ng maraming detalye. Isa pa sa mapapansin mo sa isang lalaki kapag nagsiselos ay kapag bigla-bigla na lang, ang dami-dami niyang tinatanong. Masyado siyang mausisa sa mga bagay-bagay na hindi naman niya tinatanong before. Diba? Yung tipong sino yun, anong ginagawa nun, bakit kayo magkasama, yung ginawa niyo nung magkasama, mga ganun, na hindi naman siya mausisa dati na magtanong ng mga ganyang detalyes. Kapag ganyan na yung ina-acto ng lalaki sa paligid, namang sa malamang kapatid, nagsiselos niya. Now again, kapatid, lagi niyong tatandaan na pag-uusapan niyo yung mga bagay-bagay ng mahinahon. At hindi maganda na tinitis mo siya lalo dyan dahil kung hindi open-minded yung lalaki na magiging cause niya ng misunderstanding sa relasyon. Pero kung open-minded naman siya, madali lang yung tatawanan ng lahat ng iyon. At ang worst sign na nagsiselos ang isang lalaki ay kapag ka, pinapapili ka niya. Ano po yung narinig niyo? Hindi kung sila ba ako? Yung gano'n? Yung kaibigan mo ba ako? Pamilya mo ba ako? Diba? Kapag dumating na kayo sa punto niya, dapat hindi na basta magsaselos yan. Diba? Gusto niya nang ma-assure na siya yung pipiliin mo. Diba? Ma-assure na mas malaki yung gap ng pagtingin mo mula rin sa mga tao kinukompare niya sa sarili niya. Kaya naman kung ganito, yung ina-acto ng tao sa paligid mo, ng lalaking mahal mo, yan yung isa sa mga fear sign na nagsaselos yung lalaki yan. Yan kapatid, yung walong bagay na ginagawa ng lalaki kapag ka nagsiselos siya. Ang iyong tatandaan kung ayaw mo siyang mawala sa iyo kapatid, umilos ka, gumalaw ka para may paramdam sa kanya na mahalaga siya sa buhay mo. Na ayaw mo siyang mawala at gusto mo siya palaging makasama hanggang dulo. So, I hope may natutunan kayong tips o signs dito sa video na to. And if mayroon kayong nararamdaman dito, kaparehas ng nararamdaman niyo sa partner niyo ngayon, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi natin matulungan din ng video na ito para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng global viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuport at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pag-ibigay niyo panonood ng support. Kung bago ka lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na upload ito, may upload pa natin sa inaharap. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on the next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. And God bless you. Always protect you. Peace. Whenever your heart is broken.